Ito na po yung inalay natin kahapon, no? Yan po. Ngayon, tuturo ko naman po sa inyo kung paano magkabit ng voice coil. Yan po. Pero bago natin isasalpak ito, nakabit ito, ito muna ang ating unahin, no? Yan pong napapansin nyo po ba yung damper na yan na pagkalaki po ng kawang sa coil. Yan po. Kasi po paglalagyan natin ng dikit yan na malaking kawang, magtutuluan lang po yan. Kaya ang gagawin mo natin dyan, tuturo ko sa inyo kung paano paraan yan para kumipot yan. Ito po, ah. Magbibilog tayo ng mga brada, panoorin niyo maigi, ha. Tatanggalin po natin itong, bubutasin po natin ito. Ganito po yan, oh. Bibilogin mo natin ito, ha. Yan po, isusuksok natin ito. Yan o. Ngayon, nililitan niyo po ba itong bakal na po, bakal po nito? Bali, ito po yung itong winding niya, itong side na ito, papantay po natin yan dito. Tapos ito po, haharap po natin itong pigtail, saka itong wire na itong dalawa, magkaharap po yan, no? Itong dalawang wire, pigtail na ito, itong wire na ito, magkaharap po yan, ha. Ganyan. Bali, papantay po natin itong winding na ito sa bakal, no? No? Ating sisilipin mga brad, ha. O, yan po, no? Ngayon mga brad, kukuha po tayo ng spacer. Ganito lang, oh. Papaikot natin dito sa loob yan bago natin dikitan. Medyo bumaba po siya, kaya pag bumaba po siya, hihilain po natin siya pataas ang voice coil natin. Hilain po yung natin pataas yan para lumaba siya, eh. Okay na siya mga brad, oh.
Nasa sentro na po siya. Nalagyan na po natin siya ng spacer, no? Pwede natin siya ngayon lagyan ng dikit dito sa gilid ng kagiliran ng damper na yan. Gahalo tayo na, no? At gagamitin na eclair, epoxy, yan, no? Ipagkaipot natin itong clear epoxy, itong damper nito, ayan o, ating karton yan. Diba po, kanina malaki pong kawang ng damper. Punuin natin yan, pati yung karton, sasama na natin yan sa ano, dikit. Kaya antayin natin siyang matuyo, no? Bago natin maalis itong spacer natin pag may kabit na yung cone. Ganun lang mga brad, kasimple yung pagkakabit ng voice coil, no? Pati itong kawang, ganyan yung gagawin ninyo. Okay.